glutenate. Nangunguho po siya ng glutenate. Baging po siya, baging yung glutenate. Nakakapit po siya sa puno. Kaya siya mataas, nasa bubong po ito. Lagpas po ng bubong. Baging po siya yung glutenate. Puso. Ibinabat po sa mainit at tubig. Ayan. 8 piraso po ang glutenate sa isang baso. Walu-walu. Ayan. Ayan po siya. Nagkukulay blue na po. Unti-unting nagkukulay blue. Inom na po tayo ng glutenate na ibinabad sa mainit na tubig. 8 bulaklak after 15 minutes. 15 minuto. Inumin na po natin. Wala po siyang lasang pait. Hindi po siya mahirap inumin. Wala po siyang kakaibang lasa katulad ng serpentina na napakapait. Ito po hindi. Nakakain po ito ng hilaw. Nakakain po siya ng hilaw, yung mismong bulaklak. Papakita ko po sa inyo. Kapipitas lang po ito. Kapipitas lang. Pwede po itong kainin ng diretso. Wala po itong aftertaste, yung mapait, mapakla, kung ano-ano pa, wala pong ganun. Malamis na mis nga po eh. Medyo malamis na mis siya. Ginagawa po itong salad. Isinasama po ito sa mga salad. Yung mga raw na salad. Sinasama po ito. Mag-research po kayo tungkol sa glutenate. Makikita nyo po na isinasama po ito sa salad. Yan. Ilalagay ng mayonnaise, tapos sasama to. Pwede po yun. Kasi wala po siyang aftertaste na mapait, maanghang, mapakla. Wala po siyang ganyan. Nakakain po siya ng diretso. You serious? Edible po siya.